Pero maganda, para sa ako, maganda yung Christian na talagang i-officer. Kasi mas in-depth yung understand niyo sa amin. Hindi ko may nanay pang lahi, kasama ko yung pray niya, matanda na. So, parang tagapalito siya ng video. Yun ang talaga role niya. Anything na may down, request ng service assure or kaya palit na mo. So, kita niyo sa bag. Yan kasi yan yung ina-attake lagi una ng pirata kapag may balik sila. Kasi nga, kung tignan nila, alam nila na magsa-stop invest. Kaya may additional protection. So at least makabay mo time. Makapadala ng mga mensahe mo na ito. O ganyan ang ito. Mas malala pa yan yung mga nauna sa ito. Kita nyo ang ito. Pero sa Africa naman, wala naman ako na narinig mo yun. Pero halos same lang din yan sa kung ano yung ginagawa nila na before boarding, pirata, hindi na nagkakala yun. Yan ang mga example. O 2010 ito. If attack by pirates naman, ito yung pwede natin yun. Full speed. Try to swim straight course to meet yung maximum speed. Straight sa kanya, di ba kanina, maluger. So, kapag isigsag mo kasi, ang epekto doon, magsuslow down ka. Pero kung maliit na naman mo, pwede mong sigsag para yung weight list na makalikit. Tapos, initiate the ship prepared emergency procedures. Activate the emergency communication plan. Papadala ng insight, tatawag mo kayo sa satellite, sa radio. So, lahat na naka-preset na communication, magpapadala na kayo ng SOS na sa ano. Tapos may isa pa dyan ina-activate. Ito yung... Yung SSAS, no? Yung Ship Security Alert System. So, dalawa yung button na yan. Yung isa dyan, laging nasa bridge. Yung isa, hindi mo alam kung saan. Pero... hindi ko alam kung sa barko yung di-disclose yan. Yung pang Ship Security Alert. Sinasabi sa inyo. So, yun nga minsan yung dilemma. Okay, ang... hindi natin, ano, kasi nakalagay yung competential doon. Eh, paano pag pagbaril ng pirata, pinamata talaga yung sino nakakalam, di ba? Hindi, wala na nakakalam. Hindi, titignan naman sa ship security plan. Pero sa amin naman, dinidiscuss na nandito yung button, yung isa na doon sa kapina ni Kapitan. Pero may nasakyan ako, isa sa bridge, isa doon sa ship's office sa meeting. No? Red button yun, once pinindot nyo, magsisend siya ng signal. No? Mag-send siya ng signal dun sa opisina yung under attack niya. So, all crew, except those required with the bridge, or an engine room should pass at the same muster point, or citadel is keep constructed, so dun na kayo ng lahat. So, where possible, anchor goes away from the approaches, keep or mothership, kung may kita niya. So, activate water spray, ensure that all is at the doors, and possible turn up public rooms and cabins are fully secured. Now, in addition to the emergency alarm announcement for the benefit of vessels to sound the ship's whistle, para to alert them, to alarm any potential target ship is aware that attack is reacting with. So, para malaman din ng pirata na nakikita natin sila through whistle. Kala nyo pang fishing boat. Siman. Pero alam ko, sa amin kasi, once in-activate yung general alarm, automatic yung pusina ng barko, sumasabay. Ewan ko na sa inyo. Narinig ko ba yan? Hindi nyo na-experience na pag-sound yung general alarm, yung ship's whistle, tumutunog din. Na-experience, tumutunog, di ba? Hindi na siya tutunog kapag sira. Pero hindi yan dapat sira kasi parang may testing yan eh. Before departure, yung mga taga-bridge, one of the checklist yung pusina. Tama ba? Kumari yung bridge of the day, professor, diba? Mm. So, kahit pindot na yun. Tapos, sa amin naman, pag underway, may signal din yung busina. Kumari, sa low bat, no? Gusto ko tawagin siya, no? may signal kami sa ship's whistle kapag yung tao sa day na bumalik na sa accommodation. So, may ganun kami, pero hindi naman lahat yun. May ibang kapitan kung practice na ganun or using the public address or using the alarm. So ito yung sinasabi ko kanina, activate the ship security alert system. Tapos yung sa communication plan nyo, kailangan nyo na magpadala ng mga mensahe.
So ito nakapokus na sa Horn of Africa kasi tingnan nyo pinatalan. Horn of Africa yan. Ito na yung if pirates take control, kumbaga nakaboard na sila na take over nila yung barko. So leave the CCTV kung meron, ensure na yung SSAS nyo naka-activate sa ito. So wala naman pwede kayong gawin na iba, kundi maging kalmado na lang. Offer no resistance to pirates once they reach the beach. Kumbaga kung ano yung utos, susundin na lang natin. Most of the time yan, gagather lahat ng crew. Tapos siyempre, papadala din sa boss nila. Magkakaroon ng negotiation. If the bridge engine room is to be evacuated, the main engine should be stopped. Dapat patayin yung makina bago lahat pumasok sa citadel. Kaya yung puso na tayo, pag hindi marunong yung mga ano, siyempre wala na silang tao. Pag patay yung makina, hindi naman puso. So, all remaining crew members should proceed to the safe muster point or citadel itself. Ito naman yung pinaka-last in event of rescue naman. So, in the event that na-evaluate efforts to take action on board, so all personnel should keep low the deck and cover your head with both hands. With hands visible, on no account should person make movements, no? Kung baga, huwag kayong tatayo bigla. Unless na itap na kayo ng rescuer nyo, i-guide kung saan na kayo pupunta. So, yan din. Do not use flash photography, siyempre wala. Siguro pinuha na cellphone, hindi ka naman picture niya. So, be prepared to be challenged on your identity. Huwag yung kalimutan pangalan nyo, ha? Mamaya, sobrang kabaw. Pangalan mo Manila Cruz. Sabi mo si Robert ka, o hindi ka nalala. Yes, kasi na-briefing yan yung pag-rescue sa inyo. Ilang tao doon, ang lahi. Kasi yung mga pangalan. So, tapos aware din tayo na that English is not working language of all naman yung course in the future. So, makita yung process. Pero, sa English, kahit kalit na English, medyo nakikita. So, military forces, mission secure all persons encountered. The standard practice, brief and prepare ship personnel to expect this and to operate fully during initial stages of frontal action board. So, once na nag-rescue na, susundin na lang natin kung ano yung magiging ano. Dito tayo talin, tapak kayo dyan, dyan kayo. So, sila yung magagaling sa atin kung saan banda papunta. So, nakikita yung picture kayo. Maka-short na yun. So, ito naman sir, di ba, natake, na-board, na-rescue. Yung last part, that will be the briefing. So, bago kayo padala sa GMA o investigation, may briefing yung kumpanya muna. Di ba? Pero may iba na kung nagkakaroon ng traumatic experience dun. So, meron silang tinatawag na, ito, post-incident, ano, may debriefing, ito yung sa barko. Debriefing ng kumpanya before kayo bitawan. SSO, Master, CSN, Owner. Ito yung sinasabi mo sa inyo. So, kumbaga may counseling. So, siyempre, hindi man basta-basta yung cordial niya na may classmate ako previously na FBT yata yung banning agency. 6 months siya na-capture. So, after 6 months siya na tubos, 3 months ang bakasyon, last week siya, babalik yun. Chip-chip siya.